Bagong Talkless guys, mayroong ibinahagi ang isa nating subscribers dito sa 2002 BSP Series Coins na by Metallic. No? Balik tanawin natin itong mga 2002 sapagkat sa kasalukuyan meron po tayong hawak na Taiwan B and Taiwan C. At ipakikita ko po sa inyo kung anong variation ang pinakita sa atin. Yun o, what's up guys? Welcome back to my channel, Galime O9 po. At sa baguhan lang sa ating channel at trip mo ang itong mga video, abay mag-subscribe ka na po at pakiclick ang notification bell para palagi kayong updated at mag-join sa ating membership. Guys, no, meron pong binahagi ang ating mga subscribers at followers. No, ipakita ko muna sa inyo bago mapunta tayo doon sa ating main topic, yung 10 piso. Meron lumabas. Ibig sabihin, dati na yung variation na yun at ngayon lang natin natutuklasan. At ito ko yung mga napili ko, no, mga coins na ipakikita ko sa inyo. Kay Oriel Rico Puerto, binahagi sa Galime O9 Facebook page, PTPA. Sabi niya, sir, tanong lang po kung anong tawag sa error ng coins ko. Thank you. Ayan, kayo guys, kung meron din kayong mga gustong ipakita, no, i-share nyo lang sa Galime O9 Facebook page. Basta yung mga unique para ma-topic natin at ma-shout out kayo. So, shout out to Oriel Rica Puerto, ito po yung iyong coins at ating re-reviewin ngayon bago tayo nga mapunta sa ating main topic na 10 piso. Yung kanyang ano, coin, sa tingin ko ito misalignment, ito yung mga 1 piso na to at meron na itong kahit papaano na value. Kung tatanungin niyo yung value, meron na yan. Lalo't nasa magandang condition niya, kung uncirculated siya, kahit papaano pwede mong ibenta ng mga 50 to 100 pesos at depende rin sa inyong magiging pag-uusap. Okay, pangalawang coins tayo guys. Itong barya kay Roberto Guevara. Sinare sa atin. Ano, meron ako idol, managural. So, mukhang error coin ito, no, sa tingin ko. Ano. At kanyang ibinahagi ay video. Ayan, mas maganda rin yung video. No? Kasi pwede nyo pong i-explain yung inyong barya. Ayan. So, sa tingin ko ang error coin nito yung sa side. Makikita nyo, no, yung tabas niya, yung rim. Meron siya parang mga gatla eh, no, sa loob ng rim na yan. So itong mga error coin na ito sa nonagonal, marami na ako nakita. So meaning to say guys, yung mga ganitong error common lang, pangkaraniwan na lang ninyong makikita sa mga nonagonal. Ang mga unique po dito sa 5 piso yung at tatika lang, no, guys, check ko lang ulit. Hindi ko agad napansin guys. At abutin na lang ito pansinin nyo, no, sabi ko common lang yung error sa kanyang rim. Pero itong nonagonal na ito sa tingin ko ay hindi po frosted. Ayun yung sinasabi ko. Kasi karamihan sa mga nonagonal 5 piso ay mga frosted po yan. Pero ito pong kanyang hawak ay sa tingin ko nga, no, kahit sa video lang makikita mo nang hindi po siya frosted. Ito po ay glossy type. So, bibihira po ito. So, swerte mo rito, no, Roberto. Pwede mo itong pakaingatan or kung pwede mo rin itong ibenta, no. Sabihin mo lang at baka meron pong bumili at kahit ako gusto ko pong bilhin yung mga gantong klaseng mga error coins sa 5 piso, no. Glossy type. Aba, buti na pansin ko agad. So, ayan. Sana mapanood mo ito at mag-comment ka po doon or dito na sa content natin nito sa YouTube. Yan. So, okay, bago natin ipakita yung sinasabi kong variation dito sa 2002. Nalawin muna natin ang lumista, no? At nalulungkot na ito. Matagal-tagal na tayo hindi nakakabisita dito sa n.lumista.com. So, diretso tayo sa year 2002 para mabilis lang ang ating paliwanagan. Ano? Huwag natin masyadong pabayan ito. So, yan guys, 2002 yung record. Ha? Yung may record sa Numista guys. Ha? 2002, Rivers 1C. And 2002, Rivers 1D. At yung pong aking hawak ay dalawa rin. Isang Rivers 1B na wala pang record dito. So, rare yun, ano? At Rivers 1C at meron siyang record. Ayan. So, maliwanag. Yung ipakikita ko po sa inyo ngayon ay lumalabas na pang-apat na variation sa 2002. Totoo po yung narinig nyo guys. No?
So isa itong 2002 sa maraming variation na dapat din nating makumpleto ito kung talagang gusto natin mag-collect at makumpleto. Ito yung 2002, no? Ibinihagi ni Rainsel Lazaro. So shoutout sa inyo sa mga nag-share sa ating Facebook page. Ito po yung 2002 niya. Ayan siya. Ito yung Ubers. Pare-pareho lang naman ang Ubers yung mga yung 2002 na yan, no? Pang-apat na variation. Hindi ko nga lang ito hawak, pero ayan yung video. Tingnan nyo guys yung reverse. Oh. Reverse 2. Reverse die 2. So maliwanag, kitang-kita naman po, di ba? At yung stars niya, D. Para sa akin, D yun eh. Kasi pag sinabi ng D, extra sharp, pointed stars. At medyo malalaki ang stars ng D. Pag sinabing D, yung stars po yun, no? Yung variation po ng star yun. Dito sa reverse nyo po yun makikita. At yung pag sinabing 2, matataas po ang ipin. Guys, so reverse 2, D. Swerte, no guys, so, sapagkat hindi na tayo basta-basta makakakuha ng gantong mga variations sa mga 2002. Sa may 2003, kung maaalala ninyo, meron pong gantong variation, reverse 2D. At yun po ay common lang, pero wala po siyang record sa Numista. So, hindi pa sobrang updated talaga ang n.numista.com. No? Pero tingnan natin, lilipas ang mga buwan, taon, at magbabago-bago pa rin yan. At talagang malalaman natin itong mga variation na ito. Basta hawakan nyo lang yung mga yan. At least kapag nag-update yan, kayong mga nanonood sa ating channel, sakali may online, no, at nagsishare kayo ng mga coins sa ating Kalimay Online Facebook page, magiging advance po tayo sa kaalaman. No? At darating yung araw kasi yung ibang mga tao dyan na magkaka-interest na rin sa pagkukulik, mayroon kakaroon na po kayo ng kaagaw, no, sa paghahanap ng gantong mga rare variation sa mga 10 piso ito. Kagaya nito, year 2002. Reverse 2D, wala pang record. Kagaya ng reverse 1B na aking hawak na wala pang record. So, apat na variation ang meron ngayon. Guys, sa kasalukuyan, ang dapat ninyong kumpletuhin sa year 2002 na ito. Alright guys, so ayan, bago tayo magtapos ha. Baka meron din po kayo, pakicheck nyo na ang inyong mga year 2002 at pakishare sa Kalimay Online Facebook page. At kahit hindi 2002 na 10 piso, kayong mga unique errors nyo dyan, ishare nyo dyan para maitampok po natin dito sa ating YouTube channel. Siyempre, maisa-shoutout na natin kayo nyan. So, at shoutout din sa lahat ng aking members. Mga members, hindi kayo nagpaparamdam, mag-comment po kayo sa bawat content natin. At alaga po natin yung ating group chat na Kalimay Online Huntress. At okay lang yan kung hindi ako masyadong nagpaparamdam doon kasi nga marami akong ginagawa ngayon sa pag-e-edit. Basta nandiyan kayo sa group chat natin. At syempre, huwag po ninyong kalilimutang mag-renew yan sa ating membership. Tulong na rin po yan sa ating YouTube channel, guys, no, para patuloy na mabuhay ang ating ginagawang ito. Para mapatuloy tayo makapag-share ng mga impormasyon sa mga barya. At share nyo lang doon. No? At mayroon na kayo mag-transaction dyan sa group chat natin. May mga legit sellers naman yan. At mga legit buyers naman yung ating mga membro. Di po ba? Tulungan po natin. At pwede rin kayo makipag-swap dyan. No? Mag-usap-usap lang kayo dyan. Pag-usapan po ninyo. So guys, hanggang dito na lang ang ating content. Maraming salamat. Sana nabigyan ko ulit kayo ng konting impormasyon about sa 10 piso ngayon, year 2002. At sa mga baguhan, syempre, mag-subscribe at i-on ang bell. At pag-join, guys. No? Parang awa nyo na po. Mag-join kayo sa ating membership. Alright, hanggang dito lang po. Hanggang sa susunod. God bless po sa inyo lahat.